Naririnig natin guys na tumutunog ang ating satellite finder. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin na successful tayo sa ating pag-set up ng ating satellite finder guys. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, welcome to my channel at marami pong salamat guys sa pagbisita. For today's video, ituturo ko sa inyo guys kung paano i-set up itong satellite finder na Satlink WS6933. Actually guys, nabili ko to last 2019 pa, pero hindi ko nagamit agad-agad kasi nung itinesting ko siya guys, hindi pala siya nakakasagap ng signal. Yun pala guys, kailangan pala itong isi-set up. Kasi ang nakalagay or naka-pre-installed na satellite nito guys, ay hindi pala applicable dito sa Pilipinas. Kaya naisipan ko guys na mag-explore kung paano mag-set up nito guys. Kumbaga na-set up ko ito guys sa sarili ko lang paraan. Pero before tayo mag-set up nito guys, meron muna tayong tatlong bagay na kailangang alamin. Una, alamin natin guys ang ating longitude at latitude ng location natin. Number 2, alamin natin guys kung anong pangalan at location ng satellite provider na gamit ng GSAT or GPinoy. Number 3, alamin natin guys kung anong frequency or transponder ang gamit ng GPinoy. Okay, panoorin nyo guys ang buong video na ito para malalaman ninyo ang step by step procedure kung paano ko ginawa ng paraan. Gamit ang ating cellphone, open lang natin guys ang ating compass at i-on lang natin ang location. Mas mabuti kung mayroon tayong internet connection. Nakikita natin guys na ang latitude ay nasa 9.47 degrees north at ang longitude ay nasa 123.59 degrees east. Press menu on your remote control, select installation and then enter pin 4 na 0 and then select antenna setup. Nakikita natin guys ang pangalan ng satellite SES9 at ang kanyang location ay 108.2 degrees east. Press menu on your remote control and then select information and then channel information. Nakikita natin guys ang frequency 12711 at ang symbol rate 45,000 at ang polarization ay horizontal. Ngayon ililipat natin guys sa channel 30 at nakikita natin na the same pa rin ang frequency, symbol rate at saka polarization. At ngayon ililipat natin guys sa channel 31. Nakikita natin guys na nag-iiba na ang kaniyang frequency at the same lang ang kaniyang symbol rate at polarity. Ngayon ililipat natin guys sa channel 59 at makikita natin guys na the same ang frequency, symbol rate at polarity sa channel 31. Okay, i-on muna natin guys ang ating satellite finder. At para mas malinaw guys, i-rotate muna natin. Dito sa main menu, pupunta tayo guys sa system settings. And then, USD language, ipiliin natin guys ay English. And then, key tone off at lock tone on natin guys. And then dito sa longitude, local longitude guys, dito natin ilalagay guys yung kung natandaan nyo yung nakita nyo dun sa compass yung ating location guys. Dito natin ilalagay ang local longitude. Ira-round off lang ninyo guys ang nakikita ninyo dun sa compass. And
And then dito sa local latitude, ganun din guys, ira-round off lang ninyo. Okay. Tin lang natin guys ang return para maka-exit tayo. At ngayon, pupunta tayo sa Satellite Manager. Dito tayo guys mag-a-add ng satellite. At ang ilalagay kong pangalan sa satellite guys ay SES9G Pinoy. Para madali ko lang siyang ma-identify guys sa tuwing mag-i-install ako ng G Pinoy. Okay, dito sa longitude, dito natin ilalagay guys ang location ng satellite 108.2 degrees east. Yan ang location ng satellite guys. Dito sa LNB type, pipiliin natin guys universal at hahayaan na lang natin yung iba. And then exit tayo guys at select yes. Katapos pupunta tayo guys sa TP Manager or Transponder Manager. Dito natin ilalagay guys ang frequency or transponder ng G Pinoy. Pipindutin lang natin guys ang OK. At dito, ilalagay natin guys ang unang frequency ng G Pinoy, 12711. At dito sa symbol rate, ang ilalagay natin guys, 45,000. At ang polarity ay horizontal pa rin guys. Pipindutin natin guys ang return and then click yes. And then press ok para maka-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, dito natin ilalagay guys ang pangalawang frequency ng G Pinoy, 12341. At ang symbol rate guys ay 45,000 pa rin. At ang polarity ay horizontal pa rin guys. Okay, exit tayo guys and then click yes. And then press return para maka-exit tayo guys. At ngayon, pupunta na tayo guys sa satellite settings. Makikita natin guys ang satellite name E108.2 SES9G Pinoy. Kung gusto tayong magpalit ng transponder guys, pipindutin lang natin ang arrow right. At agad-agad, makikita natin ang transponder number 2 ng G Pinoy. Okay, ganun lang guys mag-setup ng satellite finder ng Satlink WS6933. At ngayon, ite-testing natin guys kung talagang makakasagap ba ng signal.
isasaksak muna natin guys ang kable ng ating satellite dish. Okay, dito sa satellite settings, pipindutin lang natin guys ang okay. Naririnig natin guys na tumutunog ang ating satellite finder. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin na successful tayo sa ating pagsiset up ng ating satellite finder guys. At ngayon, ititesting natin guys sa ibang satellite. Titingnan natin kung makakasagap ba ng signal. Kung napapansin nyo guys, hindi siya tumutunog. Ibig sabihin na hindi siya nakakasagap ng signal. Okay, ngayon ibabalik natin guys sa ating ginagawang setup para sa frequency ng GPinoy. Okay, ganun lang guys, mag-set up ng satellite finder. At kung sa palagay nyo guys, mayroon kayong natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button below sa video na ito. Pati na rin ang notification bell at pipiliin nyo guys ang all para maging updated kayo sa mga susunod kong upload na video. At huwag rin kalimutan guys na i-share ito sa inyong kaibigan, kapatid, kapamilya, katrabaho, kakilala o sino pa man yan guys para naman kahit papano makakatulong tayo sa kanila. Okay, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you all.